Chinky, paano ba dapat i-handle ng mag-asawa ang gustusin sa isang pamilya? Kung kayo ay interesado, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hi there, this is Chinky Tan, your pabansang wealth coach. Nako, sa mga mag-asawa po, ang isang pinakamalaking talagang issue ay tungkol sa kapirahan. Kaya kailangan po, pag-usapan po natin to. Una sa lahat, pinaka-importante para maiwas ang mga stress, kailangan po ng open communication. Walang dapat itago, dapat po open book ang finances. Pag-usapan nyo ang inyong income, ang inyong gastusin, ang inyong utang, at syempre, pangarap, financial goals. Kailangan po tayo mag-teamwork, magkaisa. Diba? Magkaisa! Yes! Kasi pag hindi natin pinag-usapan to, nako, magkakadalawa po kayo. Hindi, magkakaroon kayo ng problema. Alamin din po natin, ha, sino ba dapat ang humawak ng pera? O, diba? Sino sa palagay nyo dapat humawak ng pera? Si Mr. o si Mrs.? Marami nagsabi, dapat si Mrs. Eh, ito lang. Sino dapat ang humawak? Kung sino man sa inyo mag-asawa ang mas marunong, mas magaling, mas may disiplina, siya dapat ang humawak ng pera. Pangalawa, kailangan po mag-create po tayo ng tinatawag na joint budget. Oo. Siyempre naman, mag-usap kayo, mag-agree kayo sa lahat ng gastusin tulad ng pagkain, utilities, renta. Diba? Yung mga gusto nyo, babiyahe ba kayo? Ano bang mga priority nyo? Bibili ba kayo ng sasakyan, ng motor, ng bahay? Kailangan pag-usapan po. Pangatlo, separate account or joint account? It doesn't really matter. Basta ang importante, alam nyo ang pera't ng isa't isa, alam nyo ang role ng isa't isa, at dapat magkatulungan, hindi dapat magbangayan. At pang-apat po, ugaliin po natin na i-track ang ating mga gastusin, ha, buwan-buwan. Gumamit ng mga financial app or if not, sulat na lang sa notebook para masubaybayan kung saan talaga pumupunta ang ating pera. At pag nagawa yan, eh syempre magkaroon tayo ng regular financial check-ins. Pwede siyang weekly, mag-check up kayo o monthly. Gamitin natin itong pagkakataon na ito para mag-usap ng maayos. At kung meron mang mangyaring hindi inaasahan, i-adjust ang budget. Diba? Pag-usapan kung anong dapat tanggalin. Paano ililipat ang budget para ito ay maayos. At syempre naman, huwag kalimutan naman i-celebrate yung mga syempre small win. Tapos nagkaroon tayo ng mga konting bonus, financial milestone, maglaan ng konti para sa ika nga pag-i-enjoy, di ba? Syempre naman, para maramdaman ng mag-asawa na meron kayong na-achieve. Sa huli, ang matagumpay na paghahawak ng pera at ng gastusin sa isang pamilya ay nakasalalay sa dalawa. Hindi lang iisa. Kailangan ng pag-uusap, tiwala, at ng constant communication. Sana nakatulong tong episode na ito. Kaya tatandaan mga kapatid, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.